Hello, Miss Cebu Province. Kumusta ka naman today sa National Costume Competition ng Binibini? Actually, I'm glad na naitago yung kisya ngayon. Kasi as a candidate, so hard you can perform. This is just a once in a lifetime opportunity to showcase the talent of our Filipino. At the same time, yung belief mo kung paano mo isu-showcase if internationally yung culture ng ating Pilipinas. Miss Cebu Province, what was initially released sa social media is hindi siya yung suot mo ngayong araw. Yes. Can you please explain or walk us through what happened? So, before ko ginawa yung national costume ko, may approval po siya from BBCI and of course, may blessing din sa bishop namin sa school. So, we didn't expect the commotion na nangyari and apologize to everyone sa mga nangyayari. Yun nga, sana maintindihan nila na I just want to be praying sa national stage. May it will serve as a lesson to everyone. May blessing ka mo or permission from the Bishop of Cebu? Yes, tinulungan niya pa ako sa mga photoshoot namin kung saan yung mga places. Pero rest assured, wala naman talagang harm na gusto. Si Bishop is super close to our family. So, he just want to support me. Yun lang naman. Inaako ko lahat na desisyon na paggawa ng sobrang replika. And hindi ko ina-expect yung result na sobrang kumukha ko talaga sa Santo Niño. Sinong Bishop ulit ito, Miss Cebu? What's the name of si Bishop po? Si Bishop? Nakalimutan. Okay. Kailan ka nag-decide or when did your team decide na hindi na ituloy yung una yung pre-prepare na national costume? The moment na si Bishop here in Manila, si Bishop Tagle, tumawag na siya sa BBCI na huwag na ituloy. Kasi of course, social media, sobrang ang laki at ang lawak ng stone niya. Let's not spread negativity in our country instead. Let's spread positivity because those negativities will affect our daily life. So, ayaw ko din ng promotion. Ilang hours, kinrein ko yung costume ko ngayon. I'm so happy ako na creation of three designers and of course, a very secret senior sa Tinina of Miss Pam Matula from Adam's University. But you are a devotee of Senior Santo Niño, yes, right? Sobra. I have different stories how Senior Santo Niño really helped me, especially last year, matay yung papa ko man. And I question, I doubt, bakit papa ko? And accident lang naman siya. And yun, I will bring faith and I'm proud that I must wanna devotee of Senior Santo Niño. Clarify ko lang, kailan sinabi sa'yo or ikaw ba talaga yung nag-decide na hindi mo na itutuloy yung original na costume mo? And kailan kayo nakapag-decide na wag na, i-ditch na natin to, wag na nating ilaban tong costume na to? Actually, wala namang nag-expect na magkaroon ng sobrang daming engagement. Loves and hate, sobrang halo sa social media. And the moment na binura siya ng BBCI, naiintindihan ko naman din sila. This national stage will promote positivity and women empowerment. I understand kung ano yung nangyayari. And yesterday, I asked the management and also our producer if pwede ko pa ba siyang matuloy, especially ayoko ituloy-tuloy yung as much as I can, positivity lang talaga to. Kasi I believe faith will unite us. Yun lang naman talaga ang pinakagusto ko. And yun, sobrang pasasalamat ko sa mga designers ko. Always believe there are a lot of generous people as long as you will know how to knock doors. Miss Joy, anong naramdaman mo nung nalaman mo or may decision na hindi nga itutuloy yung costume na yun? At first, medyo na-disappoint ako. Pero mas naging ibabaw sa akin ang pag-iintindi. Kasi sobrang lumawak na siya, ang layo na ng engagement. And yung yesterday na umuwi ako, ako na naman ang laman ng news. And I think deserve ko din ang ipagtanggol ang sarili ko. I just want to promote our faith, lalo na dito sa Philippines. Can you please tell us more about yung costume mo ngayon na bago na or itong suot mo? So, this is originally yung pinaka-costume ko, yung cape ko. Ginawa ko na lang siyang palga. And thankfully, nagbigay naman siya ng magandang appearance. And my Filipiniana, thank you din kasi nagbagay din siya. And of course, without my crown, I will not be a festival queen. And of course, minang pinakamamahal ko, Senior Santo Niño.
Buti meron yung mga standby na parts ng costume mo, or nagkumahog ka ba sa paghahanap ng mga parts or hindi naman? Actually, sobrang laki din ang pasasalamat sa ako ng aking point of pride. Kasi kung hindi dahil sa mga tao, sobrang warm at sobrang pure na tumulong talaga, hindi ko itong magagawa lahat. And I believe may plano talaga si God, especially na open up yung mga national costume natin. And nag-open up din siya sa mga head ng mga religious natin. And sana ang ginawa ko, pagkakamali ko, inamin ko naman, may pagkakamali din ako, pasensya na po. Bigay siya ng lesson sa ating lahat. And I'm happy, I'm glad na gawa ko yung national costume ko. And it doesn't affect my performance during our first presentation na sobrang importante. I really want to be an inspirational queen. Can you please share kung ano yung na-mention mo na pagkakamali? Actually, inako ko na lang siya kasi naisip ko to. Yung faith lang naman talaga ang pinakagusto ko i-present sa national stage, and deserve din naman ng ating senior Santo Niño ang national stage. I am sorry kasi basta feel ko lang na kailangan ko talagang mag-apologize. Kaya gusto ko iparamdam din sa kanila na hindi ko talaga intention, lalo na sa iba na paingayin yung pangalan ko. Hindi ko talaga, may approval po ako sa lahat. And wala talagang may kasalanan, wala nag-expect na mangyayari itong mga bagay. Parting words na lang, message mo dun sa mga hindi natuwa or mga nambas, at message mo sa mga supporters mo all throughout. Wala naman talagang dapat na ikakasasama ng loob ko sa mga hates nila. And I'm very thankful sa mga love na binibigay ng mga supporters ko. Lalo na sa mga nagtitiwala na kaya ko talaga. And I think ang pinaka-best na mabalik ko sa kanila is I will perform at my best. Every day is a learning process to me here in Beauty Pageant. I wish it's not hate, spread negativity instead. Let's all be kind and spread positivity. Thank you so much. Thank you.